Good morning, Marjorie. Ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo paglagay ng plate number doon sa pinakailalim sa likuran ng ating Sniper 150. Kasi yung iba naka-short fender, may naka-usli pang yung panangga ng putik sa likuran. So tatanggalin natin yun, ilipat natin yung plate number nito doon sa pinakaloob ng ating Sniper 150. So yun nga lang, may mga advantage kasi maganda tingnan. May disadvantage din kasi wala nang sasangga doon masyado sa putik na tinatrasip ng gulong natin. So please, huwag nang kalimutan na hit yung bell button, please subscribe to my channel para at least ma-click ko naman kayo ulit kung may mga bago akong videos na i-upload. Kasi marami pa tayong i-upload at marami din akong ma-share sa inyo about Sniper 150 at sa ibang mga motor pa at sa ibang mga bagay-bagay na kailangan dapat kong gusto kong i-share sa inyo. So please subscribe to my channel and tara, para at least makapakita ko na sa inyo kung ating patagalin to. So tara, samahan niyo ako. So ngayon, simulan na natin kung paano natin ilagay yung, paano ko nilagay yung plate number, yung lipat yung plate number, pinakailalim sa likuran ng Sniper 150 natin. So kailangan na lang natin is yung allen at saka 10mm na box range para mas maganda yung kapit doon sa bolt natin itanggal sa 10mm. Bakit allen? Kasi pinalitan ko na yung allen bolt, 10mm bolt doon sa ilalim kasi para mas konti lang yung nakalagay sa tools ko. So pinalitan ko yun ng allen para medyo madali yung masyado maging mag-strike. So yun. Papakita ko tayo sa inyo ngayon. So, ang gagawin natin is aayusin natin to kasi naka-short finger na to. Meron akong gustong gawin na alisin to. Tapos, yung plate number parang dito na siya nakalagay. So, dito na, naka-ganyan na yung plate number dito sa ilalim para medyo parang sporty naman tingnan. Actually, ito na yung tinatawag nila na short finger. So, yung iba, pinuputol nila to, pero dapat hindi na to putulin. So, papakita ko na lang sa inyo sa susunod kung paano ko nilagay ito para at least nilagay nyo naman. So, marami lumalabas. Isishare ko lang din kung ano yung steps na ginawa ko para mailagay ko tong, magawa ko tong short finger. Kasi marami na to sa YouTube, pero isi-share ko lang din yung sa akin kung paano ko ginawa kasi baka naman magustuhan niyo. So, ito tatanggalin natin. Tapos yung plate number, dito na natin ilalagay. So, paano natin ilalagay dyan? So, bumili ako ng ganito. So, bumili ako ng ganito mga ka-chuy. Doon sa shop. Nasa 100 pesos lang to. Ito yung plate number holder. So, ang ginawa ko nito, binutasan ko ng kahit na saan dito sa dalawa. So, binutasan ko dito. So, binutasan ko dito ng around mga 1.5 inches yung distance nilang dalawa. Kasi dun sa ilalim may apat na bolt ka na lalagyan. Pero sa atin ngayon, ito na yung gamit natin. Dalawa na lang. So, yung dalawa na yun, yun yung dalawang magkalapit dito sa ilalim. So dito sa ilalim may dalawang magkalapit na bolt dito. Dito natin siya ilalagay. So apat kasi ito dito na bolt. So yung dalawa hindi na natin gagamitin. Itong dalawa na lang dito yung dalawang malapit dito. So medyo ang forma ng bolt doon. Yung pagkakalagay ng bolt is yung paganito. So madumi pa kasi hindi ko na masingan galing sa trabaho kahapon. So, ito yung sinasabi ko na dalawang bolt. Ito. Ito yung dalawang bolt na tatanggalin natin. So, yung sa akin is na-allen wrench ko na kasi kung minsan yung head ng mga bolts madaling nabibilog. So, yun ko na lang ng allen para medyo konti lang yung nasa toolbox ko. So, ito yung dalawang bolt na sinasabi ko na allen na yung pinalit ko. So, ito yung magkalayo kung silang dalawa, pero tunay mo lang kasi nakaganyan yung
yung posisyon ng goal is nakaganyan. Kaya yung medyo naka, nakaano siya, nakahiga ng konti. So, dito yung ginawa ko. Binatasan ko ng talaga magkakasya sa dito. Ganyan, magkakasya yun siya dyan. So, ganyan, dito yun siya nakalagay. So, ganyan yun dyan. So, in-estimate ko lang around mga 2 inches siguro ito mga 3. So, okay. Simulan natin tanggalin to. Tsaka yung pinagamba, lipat natin dito. Para malipat natin yung pinagamba dito. Dito, ilagay natin dito bago natin ilagay doon sa ilalim para hindi tayo mahirapan kasi kapag nandito na to sa ilalim medyo babang hindi na natin mabuting ilalagay, mahirap na ilagay yung bed number, so ilagay natin bago natin to ilagay doon sa likod. So yung bolt na gagamitin natin is gamitan natin yung bolt na ito. Meron tong 10mm. So, ito yung gagamit natin kasi 10mm yung bolt na nilagay natin sa tape number natin. So, yung bolt na nilagay ko dito mga kachoy is stainless na para at least hindi na masyadong hindi na masyadong kainin ng kalawang. So, tanggalin na natin itong bolt. Tanak natin ito ng washer para at least hindi yung kamay ko. Tanak ito ng washer kasi naka-alin na rin kasi ito para medyo madali lang natin tanggalin. So, sunod natin gawin mga kachoy. Depende kung anong gusto yung setup. So, ang ginawa ko rin, nilagyan ko ng bolt para at least hindi na siya nagagalaw. Kasi yung iba kasi medyo pagdating ng panahon, itong mga na to, siya, nalulos yung grip. So, madali na lang tabing-tabing yung lalayan ng kit number. So, dito natin sila ilalagay. Ilagay natin dito yung kit number natin, mga kasi. So, ayan. Hanapin nyo lang yung yung distance na dito at saka ito dito na magkapareho sila. Tapos, ilagay natin itong
dalawang butas na yun mga kasi, kasi dati binipatan ko yun. Ilagay ko dun sa ano, sa ibang lagayan ko naman to dati. So, ayun. Gamitin na natin yung sa hitna. Pangit natin yun, pero yun pa yun, yung kasira. Pagawa natin. So, ito na yung ano. Ito na yung gusto ko. Ito na yung gitna. Kasi, yung distance dito at saka distance dito magkapareho na. So, ayun. So, ilagay natin tong bolt. Tong bolt, lagay natin dito sa likod. Isa naman. Isang bolt naman lagay natin dito. So, yun nga lang. Alin natin, ordinary pa. Hindi pa yun tayo nakabili ng stainless. Mas maganda kasi yung stainless kasi hindi masyadong pinakawitan ng kalawang. At saka maganda naman tingnan kasi ano, malinis. So, ayan. Ipita na lang natin gamit yung 10mm na bolt na gamit yung 10mm na box size. Ipita natin. Ayan. Ang gamila naman. So yung tuloy ang talim dito na higpitan ito mga chay kasi pag hindi nyo higpitan ito natatanggal ito. Ayan, ipita. Yung paghihigpit nyo ng bolt ng mga kachoy, huwag masyadong nahigpit kasi minsan yung mga thread natin nasisira. So yun, yun na, ilagay na natin. So, ang next natin gagawin is ilagay na natin ito sa ilalim. So yun mga kachoy, ilagay na natin. So, ang next natin gagawin is ilagay natin doon. Gamit ulit itong ating alin. Ayan mga chay, tapos na natin ilagay doon sa ikura ng ating sniper. So ito yung itsura niya sa ilalim. Okay, sabay lang mga katay. Lagyan natin ito. So ito yung itsura niya sa ilalim. Ito yung dalawang bolt na sinasabi ko sa inyo. Ito yung dalawang alin bolt. So ito yung ikalawa. Dito medyo malayo, malayo-layo. Kasi tapos na sa ilalim yung bolt number niya. Masyado dito. So baka sumapit sa gulong natin. So dito natin inilagay. So, ito na yun yung itsura ng likuran ng sniper natin mga ka-choy. So, ito na. Ito na yung mas connection natin ng kulay. So, ito yung kulay natin. So, ito na. So, medyo kita pa naman siya sa likuran kung magbiyahe tayo. Kasi yung sa LTO, ang sa kanila, dapat yung visibility ng plate number natin is hindi dapat nawawala. Dapat sa likuran, makikita nila kaagad yung mga numbers na plate number natin. So, tingnan natin sa gilid kung ano itsura ang sniper natin mga kachay. So, ayan. Ayan yung itsura niya sa likod. So, talagang napaiksi natin siya. So, medyo nawala yung parang buntot niya sa likod. So, medyo maganda-ganda tingnan.
Ang problema nga lang ito mga kachoy, problema lang natin dito is pag umulan, ayun, tinanggal natin yung ano niya, yung tagaharap ng ano, ng putik, tinanggal natin, pinaiksi natin. Ang problema naman natin ngayon dito, maganda siya tingnan, pero ang problema, pag umulan at lumabas kayo at bumiyahe kayo, sigurado yung likuran nyo, pati yung helmet nyo, yun yung ginawang pangharang ng putik dito sa likuran ng sniper natin. So yun yung mangyayari. Pero kung sa inyo, okay lang sa inyo na yun yung mangyari, then walang problema. Kasi yung iba, para maganda kasi tingnan, so yung iba, di na nila binabaliwala na nila yung mga putik na tumatalsik galing dito sa likod. Ang ginagawa na lang nila para hindi masyadong matalsikan yung likod nila, nilalagyan nila dito ng parang ano, nakausling karton sa likod para pag umasik yung ano, yung pag tumalsik yung tawag natin, putik, dun sa sinasalo ng karton, hindi dumidirekta dun sa likod ng driver. So ako, kuminsan hindi ko naman ito nilalagyan ng karton. Bahala na kung mabasa yung likod natin. Pauwi tayo sa bahay ng karton na tayo. Pero yun yung mangyayari dito. So advantage niya, medyo maganda tingnan. Pero yung disadvantage niya is, yun nga, yung likuran mo yung magsasuffer. Kasi yun yung sasalo ng mga putik galing dito sa likuran, papunta doon sa likod mo. So kasi medyo nakalabas yung gulong, so talagang tumatalsik. Kahit na yung helmet mo, abutin pa ng talsik. Kung may ano ka, may nakasakay dito sa likuran mo, so yun yung, kung driver ka, dito ka sa driver side, tapos may passenger ka dito sa likuran. So, buti, advantage sa'yo kasi hindi ka natatalsikan ng putik. Yung passenger mo yung sumasalo ng putik na tinatalsik na sa likuran. So, yun. Ito na yun mga kachoy. So, yan lang. So, salamat sa panunood. Sana nagustuhan niyo yung shinare ko sa inyo kung paano ko nilagay. Ginawa tong aking paglagay ng shirt plate number ko. So, sana subscribe niyo yung channel ko and hit the bell button para ma-update ko pa kayo sa susunod ng mga video na pwede kong ilagay dito sa aking sniper. So, iba't may mga customization na ako nagawa. So, hindi ko pa ito nagawa ng vlog. Pero, sige lang, sa susunod siguro mga katsoy pag nagka-time ako, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ilagay ko na dito na palitan. Observation ko sa aking sniper 150 kasi medyo malayo-layo na din itong biyahe ng sniper 150 ko. Umabot ako ng almost 7,000 kilometer na natakbo niya. So, isishare ko lang sa inyo yung observation ko, ano yung mga napansin ko, at ano yung mga naidagdag ko sa susunod. So, salamat. Please, don't forget to subscribe.